uubusin tayong lahat. Hindi sila titigil hanggang di nila nagagawa ang gusto nila mangyari. Ipagbili na natin ang lahat ng ari-arihan natin dito, pati na itong bahay. Doon na lang tayo sa Manila, manirahan. Kapag nangyari yun, ang ibig sabihin, sila ang nasunod. Eh ano pa ang gagawin natin? Malapit na halalan, Romano. Pag-isipan mong mabuti ang alok namin. Mahal namin ang nasira mong kapatid. Sa palagay namin, ikaw lamang ang maaaring makapagpatuloy sa mga naiwan ng iyong nasirang ama. Tinitiyak namin sa iyong aming suporta. Ang hirap po niyan eh. Wala akong karanasan. Tsaka wala akong hilig sa politika eh. Sayang naman ang nasimula ng iyong ama, Romano, kung hindi mo ipagpapatuloy. Alang-alang man lamang sa kanyang alaala, sana'y paunlakan mong kahilingan namin mga mamamayan, Romano. Alalahanin mo, Romano. Sa palagay ko, ikaw lamang ang maaaring makapagbigay sigla at pag-asa sa mga naging tagasunod ng iyong ama. Ang inaalala ko lang, eh baka hindi ko magampanan yung mga pagtitiwala niyo sa akin. Gayunpaman, pag-isipan mong mabuti. Hayaan niyo. Pag-iisipan ko. Sige, Romano. Oras na mag-desisyon ka. Maasahan mong magkikita-kita tayong lahat. Ah, mukhang may meeting de avance yata dito. Ah, ipagpaumanhin nyo kung naabala ko kayo. Ah, kagagaling ko lang sa kabilang barangay at napadaan lang ako. Huwag mo na kaming paikutin, Mayor. Sinadya mo talagang dumaan dito. Pero, ano bang masama kung magkita-kita tayo paminsan-minsan? Magkababayan naman tayong lahat, di ba? Magkababayan? Sa araw ng eleksyon. Pero, kung magsalita ka, sinong pinagmamalaki mo, ha? Ako ang alkalde sa bayang ito sa ngayon. Isang bagay na hindi nyo dapat kalimutan! Romano, may kutub ako na maglalaban tayo sa darating na eleksyon. Hindi ka ba nalulula sa responsibilidad na papasukan mo? Hindi gawang biro ang magpalakad ng isang bayan. Pinag-iisipan ko nga ho eh. Dapat. Nakita mo ang nangyari sa tatay mo. Kaming mga politiko, nakataya ang buhay namin sa lahat ng oras. Bata ka pa, Romano. Malayo pa ang mararating mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tatakbo raw ang anak ni Marina sa pagkaalkalde. Yan ang usap-usapan sa bayan, pa. Ano sa palagay niyo? Bilog ang bola, iho. Tanda mo ang nangyari sa amin ni San Diego. Tinalo niya ako. Kung sa bagay. Pero, iba na siguro ang labanan ngayon, pa. Hanggat narito tayo, walang maaaring lumusot kahit sino sa pamilyang yan. Yan ang tatandaan mo. Kaya tigilan mo na yung kaligid mo kay Helen. Pareho lamang kayo magkapatid. Puros kon sa tiyempo. Will you stop bugging me? Sinabi ko nang wala ako sa mood. Ayokong pumunta doon. I'll give you one more chance, Bess. Kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, alam mo na ibig ko sabihin. Are you threatening me? Wala akong panahon. Ano na naman yon? Isa na namang ex-boyfriend? Ikaw naman, Papa, oh. Baka akala mo hindi ko nalalaman niya ang kinikilos mo. Yan ang pangaralan niyo. Huwag ako. Kay Romano, halimbawa. Masama bang tumingin, Papa? Masama. Kung ang tinititigan mo ay isa sa mga San Diego.
Ano ba nangyari? Wala, biglang tumirik eh. Wala na yatang gasolina. Ayaw mag-start. Saan ba punta mo? Doon lang sa resort namin. Maliligo sana ako. Mainit eh. Iyati na kita. Pwede? Talaga? Pwede? Oo ba? Thanks. Tuluyan mo na. Tuluyan mo. Ilan ba nakasagupa mo? Tatlo sila. Malalaking lalaki. Mga armado. Hindi ko masyado nakakilala eh. Masyado madilim. Paano natin malalaman kung sino sila? Kung hindi mo sila namukhaan? Ang hindi ko maintindihan, parang may sinasabi sa akin si Mamberong. O ano raw? Hindi niya nasabi. Nalugutan siya kagad na hininga. Ano ba nangyayari sa bayan natin? Kung titingnan mo, mukhang napakatahimik. Pero ang totoo, napakagulo, napakamura ng buhay. Tingnan mo nangyari sa Itay. Ni wala nakakilala o nakamukha sa mga pumatay sa kanya. Tinarabaho ko na rin niya, Romano. Kaya lang ang mga taong nakakaalam doon ay mga nawawala. Sino sila? Mga dating bodyguard ng tatay mo. Bodyguard? Ano na namang patayan na nangyari kagabi? Kasangkot ka raw, Romano. Oo, Mayor. Pero nasabi ko noong kay Hepe ang buong pangyayari. Mahirap talaga mapasok sa politika sa panahon ngayon. Ah, Hepe. Pwede na ba akong umalis? Sige. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Sige ho. Sige ho, Mayor. Romano, ano ba talaga nangyari? Wala naman. May nakasagupa lang ako kagabi. Ang balita ko, kasama mo si Bess noong mangyari yon. Ngayon pa ba natin pag-uusapan yan? Magulo isip ko eh. Kung pwede sana, sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan. Sige. Hindi ka
naliligaw? Bes, gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Alam mo, Bes, pareho tayong babae kahit naintindihan kong kilos mo. You're talking riddles, but di mo diretsyan ang ibig mo sabihin? Si Romano. O bakit? Hindi mo ba alam? O ano? Si Romano at ako ay nagkakaintindihan na. So? So, dapat mo siyang layuan. Layuan? Oo. Di ba na kay Romano na yon? Huwag mo nang guluhin ang isip niya. Alam mo, Mercy, tayong mga babae, hanggat hindi pa suot ang wedding ring sa kanyang daliri, hindi tayo nakakasiguro kung sa atin nga siya. Maaari, pero may tinatawag tayong delikadesa. Sa bagay, hindi yata uso sa pamilya niyo yon. Nag-aaksaya yata ako ng panahon. Wala akong mapapala sa usapan nating to. So if you'll excuse me, I've got better things to do. Ito si Nomer Santiago. Ito naman si Macario de Leon. Guido Flores. At Teodoro de la Cruz. Mga dating sundalo yan. Mga tigarito rin sa atin, kaya lang doon sila sa bandang dulo ng bayan. Hinanap namin sila matapos matagpuan ng bangkain mayor. Para imbestigahan. Pero mga nawala sila. Noong una, ayaw talagang kumuha ng bodyguard ng tatay mo. Katwira niya, bilang mayor, madali siya malalapitan ng taong bayan, anumang oras na kailanganin siya. Tumino ang bayang ito. Pero nung lumakas ang operasyon ng mga taong labas, nahimok na rin namin siyang kumuha ng proteksyon. Sayang si Mayor. Sayang ang tatay mo, Romano. Sayang na sayang. Magandang araw ho. Pwede ba magtanong? Oh. Anak po akong nasirang mayor. Gusto ko lang po malaman kung kakilala niyo po yung mga dating bodyguard ng tatay ko. Nako, eh, matagal nang hindi nakikita ang anino ng mga yon. Mula nang mapatay ang tatay mo. Salamat ho. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman. Pwede ba magtanong? Ano yon? Saan ba yung bahay ni Carias? Yung dating bodyguard ni ex-mayor San Diego? Ah, yung kina Matias. Doon pa yun sa banda roon. Doon sa may kubong sa ilalim ng punong mangga. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng tatay mo? Nagtatanong lang naman ako, ah, kung nasaan yung kapatid mo, yung dating bodyguard ng ama ko. Oo nga, pero hindi ko gusto to, ano mo? Parang pinagbibintang mo kapatid ko sa nangyari sa ama mo. Parang nga dyan. Nagtatanong lang naman ako kung nasaan yung kapatid mo, ah. Kung bakit bigla siya nawala. Nasayang lang ang pagsisilbi ng kapatid ko sa ama mo. Nabaliwala lahat ang kanyang hirap. Parang nga dyan. Sino yan? Matias. Otol, bakit? Problema eh. Ha? Nabano yung mukha mo?
Nakasagupa ako si Romano eh. Sino Romano? Sino pa? Di yung anak ni Mayor San Diego? Anak ni San Diego? O eh, di ba nasa Mindanao yun? Paano naman kayo nagpangabot? Ewan ko ba kung sinong nagturo sa bahay ko? Problema to, mga pare ko. Tiyak nagagawa ng gulo yun. Dapat siguro eh. Sumibata tayo rito. Hindi pwede, Nomer. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggang di natin nakakausap si Mayor Antero. Papa, I'm telling you, parang kayong tinutukoy ni Father Lorenzo kanina sa sermonya. Oo nga pa, hindi ba kayo nakakalita? Hindi naman siguro, hindi lang naman ako ang politiko sa bayang ito ah. Gobernador, mawalang galang na nga po. Oh, Esteng, nandito ka pala. Eh, mangyari po, naghihintay lamang na pasabi ninyo mga bata natin. Ang totoo nga, nagpulong-pulong na kami kagabi. Hayaan nyo't pasasabihan ko kayo kung ano man. Arguello, padala mo nga ng isa sa akong bigas itong si Esteng. Sige pa, ako na bala. Maraming salamat. Adios po. Hindi naman ang sipag ng mga... Basta't pagkakakwartaan, hindi na kailangan utusan. Ano pa nga ba pa? Pare-pareho naman mga... Aba, nandito mag-iina. Oh, Marina, nahuli ata kayo sa misa. Ah, Romano, nakapag-desisyon ka na ba? Akala ko tatakbo ka sa pagka-alkalde. Hindi pa ako lubos na nakapag-isip. Kung ako masusunod, hindi na siya dapat pumasok sa politika. Pa, ang tumatakbo sa pagka-alkalde ay yung may pinag-aralan. Ano ba pinag-aralan mo? Aba, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Pero sa San Juan de Letra natapos yan. May natutuwa naman kaya. Noni, ano ba? Eh, ano naman ang alam ni Romano? Magsundalo. Eh, ano ba gusto mo mangyari? Tama na yan. Walang mangyayari sa usapang to. Tama si Marina. Hindi tayo dapat mag-away-away. Lahat tayo magkababayan. Tayo na. O, paano, Helen? O, sige, mauna na kayo. Susunod na ako. Tayo na, inay. Jenny, sino bigay sa'yo nito? Ewan ko eh. Basta sabi, bigay ko lang sa'yo. Helen, bakit? Wala. Tingin ko si Arguello na naman may pakanaan ito eh. Kasi ito si Helen eh. Bakit? Ano na naman kasalanan ko? Forma ng forma sa'yong hayop na yan eh. Di mo pa baste din. Huwag kayong basta magbibintang. Dahil wala tayong katibayan. Maaring tama si Noni, Inay. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko? Inuunti-unti tayo. Una si Itay. Siguro susunod, si Noni, si Helen, kayo! Uubusin tayong lahat! Hindi sila titigil hanggat di nila nagagawa ang gusto nila mangyari. Wala kayang kinalaman ng mga yan. Doon sa mga nag-uudyok sa yung kumandidato ka dito? Oo nga, no. Di ba si Mang Berong, dating leader ng tatay, ipinapatay? Ang mabuti pa kaya, ipagbili na natin ang lahat ng ari-arian natin dito, pati na itong bahay. Doon na lang tayo sa Manila, manirahan. Kapag nangyari yun. Ang ibig sabihin, sila ang nasunod. Eh ano pa ang gagawin natin? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Alam ko kayang-kaya niyo ako. Tignan ko lang kung kaya niyo itong gawin kay Kuya Romano. Siya nga dahil lang kaya ka nandito ngayon eh. Dito wagin mo. Para sumunod na kayo pareho sa tatay mo. Siguro kayong pumatay sa tatay ko, no? Matay, Dor! Masyado kang madada.
Eh ano, papatayin niyo rin ako? Sige, patayin ninyo! Kala niyo ba natatakot ako sa inyo? Ba, patapang ha? Huwag na natin patagalin to. Kulang kayo mga pare ko. Susubukan natin ang tapang ng batang ito. Bibilangan kita ng tatlo. Pag hindi ka tumakbo, tapos ka na. Pag nakasuot ka naman sa tubuan, baka sakali makachamba ka. Sa! Dalawa!